Welcome back to Live Guru! Ito na nga, yung classmate natin, may relevant na problema, lalo na ang birth season. Si Julie Burgos, ang ating classmate, at sinasabi nga niya, natatakot siya kasi birth months na naman at nagkalat na naman ang mga nangi-scam. Ano nga raw ba ang pwede niyang gawin para ma-prevent yung pagka-scam at kung nandun ka na sa sitwasyon na na-scam ka na, paano mo i-handle ito? Paano mo i-handle? Paano mo masusolusyonan kung ito nga, na-scam ka na at iba't iba pa? Kayo na ka pwedeng lumapit, mga ganun. At hindi na lang dahil din, nakaka-relate ang mga ka-branchkada natin sa problema rin ni Miss Julie, ang ating classmate, at sa nangyayari rin sa atin ito eh. And kasama na natin live via Zoom ang ating Life Guru of the Day, nagmula sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, ng Camp Krame, Quezon City. Please welcome ang ating Life Guru of the Day na always to the rescue para tayo ay tulungan. Let's all welcome Police Lieutenant Colonel Jay Guillermo. Sir! Good morning, sir! Good morning, sir! Hoy, tayo tayo maayos. Good morning, sa ating lahat. Good morning, Life Guru! Good morning, classmates! Ayan, si Sir Bagets na Bagets ang ating Life Guru. Sir, tanong lang po namin yung classmate natin, narinig nyo naman po yung problema niya, no? Dahil usong-uso po ang pangsa-scam ngayon at araw-araw ay tayo ay nakakatanggap ng mga text messages, mga emails. Paano po ba tayo makakaiwas, mabudol, ma-scam nitong mga hindi magaganda ang intensyon na element. Elemento talaga. Elemento. Oo, talaga kasi sadyang, ano, kumbaga, yung paggamit kasi ng internet or yung online, even yung text messages, dahil alam nila ito na mahirap silang hanapin dahil, kumbaga, hindi mo yan sila kagad makikilala. Kasi nga, hindi mo po alam kung saan galing o nasaan ang nagsasend sa atin ng text messages, nagsend ng ating email, dahil pwede mo palitan ng iyong identity pag gumamit ka sa online. So ngayon po, kaya dapat hindi, yes, lahat sir. Po ng mga users, kailangan lagi siyang nag-iita. Apo. So pag nakatanggap po tayo ng mga text or mga links na ganito, ano po ba dapat natin gawin? Burahin? Huwag natin i-click? Ano po ba mga papapayo nyo? Pag mga link, kasi katulad po sa text, meron kasi tayong tinatawag na SMS phishing. Dahil kuminsan yung SMS na yun, meron siyang kasamang link. Ay dapat, kasi yan, mamamoblema po tayo. Kasi lahat po ng cellphone ngayon ay nakakunik na po sa internet. It's either meron kang data, naka-wireless ka sa bahay mo, sa opisina mo. Ang ginagawa po nila, magsasend ng message katulad po ng, halimbawa, pangalan ko, Jay Guillermo, meron ganitong-ganito, i-click mo itong link na to at mananalo ka. O kaya, kikita ka, yung mga gano'n. Kaya para bang ma-enganyo ka, pag ikaw naman yung parang walang, para bagong ano ka, bagong user ka sa internet or bagong gamit ka ng cellphone mo, matetempt ka na i-click siya. Kasi katulad po ng ginagawa natin, even sa inyo, alam niyo naman na lahat tayo na nasa media, kami, nasa law enforcement side, ay we keep on telling these people, pero ang nakakapagtaka, meron pang mga nabibiktima. Yes. Ito po yung mga bago sa internet. Kung bago gumamit ng kanilang mga cellphone. Katulad nyo, kasi syempre, lagi kayong mga cellphone. So, the best thing is, ginagawa po ninyo dahil alam nyong pwede kayong mabiktima is to ignore and automatically delete or block the number kung hindi mo kilala. Pero sir, paano po kung sakali na nabiktima na nga sila? Kunyari, may na-click na sila at nakuha na ang kanilang information o kung masamang balad, pera ang nakuha. Yeah. Kanino po sila pwedeng lumapit? Or ano po ba yung mga steps para ma-remedy natin yung naging scam na nangyari? Gusto ko lang po muna ipaliwanag yung bakit ba yung link or anything even sa text, yung tayong ma-access na sa ganda po ng technology. Eh, alam naman po natin ang ating cellphone ngayon, kung wala pong software yan, hindi po yan gagana. So katulad po ng laptop natin, ang ating computer, hindi po yan gagana pag walang software. Ibig sabihin, walang program. So meron po tayong tinatawag na malicious software. So itong malicious software na ito, dati-rati, pag pinipindot mo siya, meron siyang nakadugtong na exe. Yung ibig sabihin, executable. Kahit para bang yung paggagamit tayo ng printer, isaksak lang natin sa ating mga laptop or desktop, automatikong gumagamit. So ganun po yung konsepto nito. So, ibig sabihin, pag naka-receive ka ng link, automatic pag napindot mo yun,
ay talagang kung ano yung gusto niyang kukunin, pupuntahan niya yun. Like ating bank account, ang ating password, or password ng ating cellphone, or password ng ating laptop, kukunin niya yun. Even yung mga digital money or yung wallet na sinasabi. Wow. Kaya kung minsan yung nagre-reklamo, nananakawan ng digital wallet and, or even yung mga bank accounts natin. Mm-hmm. Dahil pag kinlik mo po yung link, eh, yun ang target niya. Kaya automatic, may biktima po. Magugulat na lang sila, nawalan sila ng pera, nawalan yung pera nila sa kanilang digital wallet. Mm-hmm. Mga ganun po. So pag nabiktima po kayo, automatic, ang gagawin po ninyo, ang first po na gagawin ay tawagan nyo kung ano yung, sino yung may-ari ng system. Para at least po, i-block nila yun or i-hold yung transaction, at least naka-hold po yun, yung pera, hindi po nila kagad makukuha. Sir, sa pagkakaalala nyo po, nasa magkano o gaano kalaki yung nanakaw dun sa mga biktima na lumapit po sa inyo? Dito, sa mga katulad ng mga digital wallet yan, nang kuminsan kasi ang laman naman yan is meron siyang maximum of 50,000. Pero mostly kasi dahil araw-araw nilang ginagamit, meron naman nagre-report mga 8,000, 5,000 pesos. Pero sa mga bank accounts naman, dahil ganun din yan, ang transfer ng online transfer ng pera natin from bank to bank is 50,000 pesos. Maliban lang kung ikaw mismo, kasi mayroong application doon na pwede mo siyang i-adjust up to 100,000 or up to half million. So dapat, as a user, kung meron kang nag-online banking ka, dapat minimize lang yung transfer mo ng online money from other banks to protect you or someone is illegally accessing your gadget or your laptop, eh, maprotektahan ka din na kahit paano, konti lang yung may ililipat niya through online. Pero kunwari po, yun nga, na-scam sila at may nangyari na nga ganito, pwede po ba sila pumunta sa PNP Cybercrime Division para i-report ito at matulungan niyo po sila na matrace kung sino man yung nang hack, nang scam, and put behind bars yung mga masasamang elemento nga na gumagawa nito? Opo. So, kasi lagi ang challenge sa reporting is gaano ba tayo kabilis mag-reply o gaano tayo kabilis makapag-action. So, lagi-laging ano po nun, depende po yan kasi sa biktima kung ano ba dapat ang gagawin niya. Pero sa amin, oras na mag-file po kayo ng complaint, pwede po kayong mag-online complaint. Type nyo lang sa browser nyo. Alam ko naman, naka-internet kayo lagi. Type nyo po, PNPACG. Makikita po nyo yung website namin doon. Hanapin nyo po yung website. Hanapin nyo po yung FB account namin. Pwede po kayong mag-file ng complaint. Pero wala po kami magagawa doon unless we will be advising you to proceed in any of our offices nearest doon sa location ng isang biktima. Kailangan pumunta siya doon. Ang rason naman po dyan is we have to assess kung yung complaint mo ba ay totoo. Kasi kung minsan, meron din po kasi nanluloko na mga nagre-reklamo. Pero basta lang makapag-reklamo, pagtatawagan mo, ayaw na niya. Sumusuko din ang ano. Napapagod din siguro. Nagsusumbong lang. Gusto lang mag-vent. Pero si Mayora, mahilig po ito mag-online. Sorry ako, mahilig ako mag-online shopping. Paano naman po yung mga tao na hindi sa platform dumadaan? Kumbaga, nakita nila sa Facebook o kaya sa Instagram. Tapos diretso nabibili sila. At sila mismo ang parang nag-transfer. So, syempre may parang may voluntarily, transfer ko sa kanya kasi alam ko ibibigay niya item. Pero bigla na lang nawala yung tao. Tapos diloko ko si Mayora. Binuha ko lang yung pera. Walang platform di ba? Para magsumbong ka. Kasi syempre, pag sinabi mo dun sa wallet, sasabihin nila, eh ikaw yung nag-transfer mag-isa. So hindi ka naman na-hack, di ba? Paano po yung mga scam na ganun? So, kumbaga, medyo mahirap yan. Kaya nga lagi po sinabi, kasi katulad po ng isang complaint nyo, kung meron po ganyan, ang lagi po namin sinasabi, basta wag na wag po kayong magbibigay kaagad ng cash. Kasi, alam nyo naman luloko, eh basta gusto niyang kumita yan, lulokohin ka niya para lang makakita. Kasi ganito po ang figure. For example, sa statistics po ng gumagamit ng internet, eh meron pong roughly nasa 80 million na Pilipino. Wow! So marami tayo, halos nasa number 3 tayo or number 2 tayo sa buong mundo na gumagamit ng internet, including social media. So kung ako po ang isang kriminal, ang tatargeting ko lang po 1% of the 80 million, hindi mga 8,000 po yun. Diba? Makapanloko lang ako ng dun sa 8,000, meron lang akong 100 na maluloko na kahit tag 1,000 man lang sa isang araw, di meron akong 100,000. Oh, ang sipag talaga nila eh, no? Grabe, no? If you think about that. Pure na kinukuna nila. Kaya laging gusto nilang makachamba na
merong maloko kahit isa o 2,000 man lang sa isang araw ba eh. Kahit naman ako, pwede po, pwede na, di ba? So, ang laging ano doon, ang laging nabibiktima po dito, yung kasi ang ine-exploit po ng manluloko is katulad po ninyo na mabilis po tayong magtiwala. Yes. Kahit nga sa online, nagtitiwala tayo. Yung ang kaharap po natin, niloloko tayo eh. Lalo pa kaya yung hindi nyo nakikita. May hugot ako natin, sir. Sir, may hugot ako sir. Siyempre, gusto ko ba yung kwento, sir? Ibibulok ko sa amin. Parang minando ko. Anong first letter niya, sir? Si Sir, no? Siyempre, kanina pinag-uusapan natin yung mga online digital scams, pero hindi pa rin naman po tumitigil yung mga classic at yung mga old-fashioned na pangloloko, katulad po ng hold-up, snatcher, at yung mga akyat-bahay gang. Lalo na po ngayon mga Burmon. So, ano po bang mga tips yung para makaiwas tayo? Lalo na pag Pasko, tumataas rin po ang crime rate, yes. Di ba? Yes. Siyempre po, katulad, sa pagdating po kasi sa online, marami tayong mga cases na tayo, siyempre, dahil nauso po ang social media, kaya po minsan, yung mga magnanakaw, nagmamonitor din po yan. Kunwari ako, ganito-ganito, bukas, alis ako ng bahay, wala ang pamilya namin. Uno ko, pwede kong akyatin ng bahay yun ha, kasi walang mga tao doon. Abang! Nakalimutang isa rin yung bentana, ay di doon ko akyatin. Yung pala, matagal ka nang minamanmanan kung kailan ka aalis. Naging siste, pinuso mo pa. Tapos, nung nakaalis ka, pinuso mo na nakon ko, ay, confirm. Diba? So, yung mga ganun po, kung iwasan po natin na magbigay tayo ng impormasyon sa online, lalong-lalo na, or i-text mo yung kaibigan mo, uy, alis muna kami, mga ganun-ganun. Tapos, may iba pala yung nakatanggap, yung pala magnanakaw na, ninakaw niya yung cellphone ng kapitbahay mo, nakapasabihan mo. Grabe. Hello. Ang complicated na nung try mo. Ang dami na nangyari. Ang point po doon, huwag tayong magbigay ng impormasyon na kung saan man tayo pumunta, kung alis tayo ng bahay, na huwag natin sasabihin. Mm-hmm. Tapos ang ano po dyan, siguraduhin natin na ang ating mga bahay ay talagang close, secure. Na hindi po siya basta-basta mapasok. Tama. Hey, sir, pwede po bang ano? Meron pa. Mag-install po tayo ng mga CCTVs or anything secure na at least identify the person na in case na mayroong breach o may gustong magnakaw sa ating or may gustong pumasok sa ating mga bahay o opisina, eh kahit papano po, eh mapoproteksyon din at makikilala kung sino mga akyat. At tandaan po natin, dahil yung mga magnanakaw, alam nila na meron ng mga CCTV, eh huwag po natin ipakita kung nasa ng CCTV. Kasi yun po ang mukukahin niya. Katulad nung DVR. Kasi pag pumasok po yan, yun po ang una niyang nanakawin. Kasi alam niyang dun mo siya makikita. Kahit may CCTV, pero hindi na ako niyang DVR. Eh, paano siya ma-identify? So kailangan secure din po. Eh sir, kunyari po, may kachat po si GF, tapos di siya nare-replyan. Pwede rin po bang isumbong sa inyo yun? Kasi ko talaga. Pag hindi mo nare-replyan? Pag naghiwalay sila at inaway siya, pwede siya magreklamo sa akin. Yeah. Sige po, kakagano muna ako ng makakaaway. Maraming salamat sa ating live guru, sir. Maraming salamat sa oras nyo. Ang dami natin natutuhan, no? Thank you po! Talaga si Mayor, ako na naman sinangkalan. Siyempre, pero nabitin tayo sa usapan, di ba? Kaya, tutuloy pa natin. Akala ko tutuloy pa rin natin ngayon. Magkaituhan muna tayo. Ayan na nga, magkakaalaman na kung sino talaga nakinig sa ating live guru dahil susunod na po ang quiz and tell. Abangan nyo po yan, ha? Sa pagbabalik ng Live Guru!